it's me, Pearl. Welcome to my YouTube channel. And for today's video, I will be doing some... Ay, hindi ako makapagsalita. Sobrang excited ko. Hey, it's me, Pearl. Welcome to my YouTube channel. And para sa video nito, I will be doing something exciting. So yesterday, nag-launch na po ni bagong product yung Vice Cosmetics, which is yung lip and cheek tint nila. And as a fan of Vice Ganda and as a fan of phenomenal matte liquid lipstick, I can't wait to try and do a review and first impression of the newest lip and cheek tint. So yesterday, which is July 8, nag-order agad ako sa Beauty Manila kasi dun daw nabibili yung liquid lipstick. I mean, yung lip and cheek tint nila. I immediately ordered yung lip and cheek tint nila. And kinabukasan agad, dumating siya. And this is it. Eto. Bayan. And this is it. And I got it nga from Beauty Manila. And so I will be opening it already. So, meron kang yung receipt. So, ito na nga pinakahihintay ko na lip and cheek tint. Nasa Ziploc siyang bag. And it comes with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It comes with 8 shades. And sa isang container, meron siyang 3.5 ml. So, babasahin ko muna yung mga shades. So, this one is Beshie. This one is Gina G. And this one is Kyondi. This one is Seswang. And this one is F na F. This one is Sisterette. This one is Paberjin. And this one is Chozzz. So, babasahin ko muna yung claims ng product dun sa website ng Beauty MNL. So, it claimed to fame, a water-based tinted formula for a look that's gandang fresh. And yun yung parang inaano ni Vice, yung gandang fresh, gandang for all. And fast facts, specially formulated for easy blending, intensely pigmented and long-lasting for vibrant color that stays put. Lightweight texture delivers all-day comfort. It is paraben-free, cruelty-free, and PETA certified. And it claims to be perfect for effortless work-to-weekend beauty looks. And meron din nakalagay na swatch guide dun sa site ng Beauty MNL. So para dun sa packaging ng product, it is sealed and nakalagay dito yung price. Tapos meron din siyang ingredients. And nakalagay dito na it is designed and formulated in Los Angeles, California. Nakalagay din dito yung website ng Vice Cosmetics. It is stated here na it's cruelty-free and okay siya for 18 months after opening. And now I will be comparing yung bottles ng lip and cheek din tsaka yung lipstick. And ito siya. So pag hinawakan mo, matte siya. And ito yung parang glass na glass texture talaga. And it states here yung Vice Cosmetics. Nakalagay din dito yung Phenomenal Matte Liquid Lipstick and nakalagay dito na Water Gel Lip and Cheek Tint. So, this one is 3 ml and this one is 3.5 ml. And dun sa cup, parehas din siya ng color. And ang difference lang niya is ganito yung lipstick. For the swatches, magsaswatch muna ako sa arms ko. And kung ano na lang yung parang usual shade na gusto kong gamitin for my everyday look, is yun na yung lagay ko sa cheeks ko. Pero magsaswatch din ako ng one by one shade. So, without further ado, let's get started. So, let's start. So, ganito yung applicator niya, guys. And para din siyang the same do sa liquid lipstick. This is Gina G. So, this one is Beshie. Next is F na F. Next one is Sisterette. Next one is Seswang. So, next is Chozzz. Next is Paberjin. And last one is Kyondi. So, yan yung mga shades. Okay. So, for the smell, aamuin ko na lang tong shade na Gina G. Ay, pusa. So, medyo alcohol siya na may amoy na chemical na may amoy matamis. Pero siyang chemical na matamis, ganon. So, now for the cheeks, hindi ko natetest siya isa-isa. Pero yung gagamitin ko is this Chozzz. And nga pala guys, and for my right side, naka-foundation na ako. And for my left side, naka-concealer lang ako. Kasi nga, it claims to be effortless for work to weekend looks. So, itatry ko yung pag-weekends, yung parang natural-natural lang. And for the work, yung syempre yung may foundation. And for this side, I will be using a brush, which is yung Zoeva na Luxe Sheer Cheeks. And dito naman sa side na to, maglalagay lang ako using my fingers. So, mag-a-apply muna ako ditong side. Okay, ang ganda niya. Sobrang bilis niya i-blend, guys. And napaka-pigmented niya pag i-a-apply. Medyo jelly yung texture niya. So, for my right side, I will be using it with a brush. So, mag-a-apply muna ako. Parang hindi ko siya bet na i-blend using a brush. Or dahil basa lang yung brush ko kasi bagong linis. Pero guys, natatanggal niya yung ano, yung foundation. And parang nagkaka-patchy-patchy siya na walang tint. So, try uli natin lagyan.
So, tingnan nyo, ang hirap niya i-blend using a brush. So, nag-fingers na lang din ako kasi parang tinatanggal niya yung foundation pag nag-blend. Kasi medyo jelly siya and knowing na nakaset niya yung face ko. So, I love na super pigmented niya and usually kasi pag nag-cheek tint ako, pag nakukulangan pa ako sa parang color na binibigay ng tint, nag-a-add pa ako ng blush, pero ngayon, hindi rin ako mag-add kasi sobrang ganda na and sobrang natural looking niya. Although, nahirapan lang ako mag-blend dito sa side na to, na ginamitan ko ng wet brush kasi nga, tinamad na ako magpatuyo. So, since medyo mapula dito, I will be toning it down with this powder. So, I will be just doing my makeup off-cam and I will be right back. So, sobrang simple lang nung ginawa kong makeup. And dito sa side na to, yung Evian facial spray yung ginamit ko. And dito side is yung Milani Make It Last na setting spray. So, ito guys yung itsura ng pagka-blend ko using my finger. And this one yung sa brush. I know guys na sobrang parang ang patchy tignan dito. Kasi guys, hindi na siya nag-move pagka nalagay mo na siya or once na nag-set na talaga siya sa face mo. For the swatches dun sa aking lips, hindi talaga ako gumagamit ng lip tint sa aking lips kasi sobrang dry na lips ko and minsan namumuo siya dito and kung gusto ko naman na maglagay talaga ng tint, I need to make sure na hindi choppy yung lips ko and dapat moisturized talaga siya. And kung maglagay man ako ng lip tint sa aking lips, gumagamit ako ng same product pero pang different purpose. Like same product and same shade. Like kunwari, this one is in the shade Kyondi. I have to have a separate bottle for my cheeks and a separate one for my lips kasi feeling ko sobrang hygienic na nilagay mo na sa lips mo and ilagay mo sa cheeks mo. So, let's proceed. Next one is Beshie. Next one is F na F. So, next one is Sisterette. So next one is Seswang. Next is Chozzz. Next is Kyondi. And the last one is Paberjin. Okay guys, so I'm so shook with this lip tint kasi sobrang na-cover up niya yung dark circles ko and hindi siya katulad ng ibang roller lip tint na pag nilagay mo dun sa, kahit dun sa dark circles mo, pupunta lahat siya dito sa inner parts ng lips. Eto guys, in-apply ko siya dun sa lahat ng parts ng lips ko and andun siya nag-stay. And guys, hindi siya drying knowing na this is my 8 times na patong kasi eto na 8 shade. And nawala na yung lip balm ko. And guys, hindi ako nagsisisi na binili ko lahat ng shade para i-try. Kasi kahit na kunwari tatlong shade lang bibilhin ko, mapapabili talaga ako ng ibang mga shades kasi sobrang ganda niya guys. And I know na sobrang wearable niya. And wala na akong ibang masabi kundi sobrang love ko siya. And knowing na it's only 145 pesos, yung claim nila na ganda for all, it's really ganda for all. And kahit yung mga violet shades niya, sobrang wearable. Hindi yung katulad ng ibang tint na violet yung color na may specific na skin type lang yung binabagay niya. Pero ito guys, kahit mapomorena ka or kahit dark skin tone ka or kahit lighter skin tone ka, babagay talaga sa'yo yung shade. And now, I'll be doing some random check-ins and titignan natin kung mag-stay talaga siya. And now, it is 3:22 PM and I'll be right back. Hey guys, I'm back and it's currently 6:20 and 3 hours na nung huli kong check-in. So kanina, kumain ako, nag-edit ako, humiga ako, kaya medyo raspy yung voice ko ngayon kasi inaantok ako. Pero as I can see, yung makeup ko nandyan pa din and oily na yung T-zone ko. Pero dun sa tint, dito sa part na to, wala na siyang tint sa personal, pero sa camera, meron pa din siya. And dito, meron pa din kasi 2 layers yung nakalagay dyan. And for the lips, I am so impressed dun sa lip tint kasi andyan pa din yung lip tint, tapos hindi siya nagda-dry kasi usually pag wala ng lip balm yung lips ko, dry na siya. Pero eto guys, hindi. Tapos ayan o, hindi siya nagpa-patchy-patchy. And dito sa dark lines ko sa lips, nako-cover pa din niya. And hindi siya nag-ipon dito sa gitna ng lips ko, which is nice. So hindi na ako magbablot and I will be back for my last check-in and review. And I'm back. So it's currently 9:37 and yung last check-in ko is noong 6 PM and noong ginawa ko yung makeup, it's noong 3 PM. So bale, 6 hours na siyang nasa face ko. And so now, this will be my last check-in for my makeup. So dito sa side na to, nablinen ko with my finger. Wala na siyang color nung tint. And dito, since 2 layers yung nilagay ko dito, meron pa din siyang mga streak ng lines.
dun sa aking lips, it's still the same. Kahit na ang dami ko nang kinain nung wala ako, na dun pa rin yung tint, which is nice. And for my overall thoughts about this product, I love everything, like yung pagka-package, yung applicator, and I think na lahat ng 8 shades na yun ay sobrang wearable from any kinds of skin tones, knowing na it's only 145 pesos compared dun sa others na may 180, may 150, ganun. It's really sulit. Kaya kung gusto nyo ng lip tint na bago, just grab yung Vice Cosmetics na lip tint and hindi kayo madi-disappoint. And that's it! Thank you so much for watching. If you like this kind of video, please don't forget to hit the like button. Subscribe to my channel to show me some love and support. And also, comment down below some video suggestions or ideas that you want me to do in the future. Thank you so much for watching. Bye!